guys. Papakita ko lang kung paano siya. Samahan niyo ako kung paano gawin to. Hindi ko alam kung paano siya gamitin. Nanood lang ako sa YouTube kasi nung unang nilagay sa akin, nilagay yun ng doctor ko. So, tinignan ko lang ng mabilisan. Hindi naman niya tinuro ng kung paano, step by step. So, ayan. Nanood na lang ako sa YouTube. So, ganyan siya. Ganito. So, bubuksan natin. Ganyan yung loob niya. Ganyan yung loob niya. Tapos, ito, kasama niya. Ganyan siya. So, pag didikitin natin to, so, kailangan mag-part down nito yung ay, tapos ito, dapat mag-cancel. Ganyan. Parehas. Ayan. Oh my God. Guys, mahal to. Buti na lang sa akin libre kasi nga diabetic ako. So, hindi ko alam. Pag nagkamali ako, sayang, di ba? So, yan. Meron siya nito. Nalagyan ko na to ng alcohol. Yung ano, tignan nyo guys. So, pinag-anuhan ng unang ng ano ko, sensor. Basta yun. So, yan. Pupunasan ko siya ulit ng ganito. Pero nalinisan ko na siya ng alcohol. Lalagyan ko din siya, pero medyo mas mataas. Hindi ko pala yung guys, kasi hindi na ako nagtutusok kasi kada kakain ako, kailangan ko magtusok ganyan. So, ito na lang. Ang maganda, meron siyang pwede siya sa cellphone. Iyan mo lang sa application. Da-download mo lang siya. Tapos, okay, ito yung kasama niya talaga. So, ngayon, ganyan siya sa loob. Tapos, mamay papakita kung paano. Pero maghintay, mga 60 seconds siguro bago pwede siyang gamitin. So, sabi niya, spin him in. Ano? Alarabiyan. Abiyan no, sensory. Kasi nga, kada 15 days, laging papalitan to. So, kapag pag 15 days na, na-monitor din niya na kung ilang araw, kung malapit ng ano, malapit na mag 15 days, yung 3 days na lang, or 8 hours, 2 hours, gano'n, sasabihin niya lagi na kailangan mo na siyang palitan. So, ayan. So, mas okay siya kaysa dun sa mga tinutuso. Kasi dati ako check yung mga ginagamit ko, yung mga una, alam niyo naman siguro yun. So, ayan guys. Hindi ko alam kung ready na ako. Oh my God. So, oh my God. So, wala na siyang laman dito, napapunta na dito, yan, kung makikita nyo. Ayan, nakikita nyo, may ano siya, karayong. Guys, di ko alam. Oh my gosh. Jesus ko lang. Ang hirap mag-isa na mag- So, nalagitas dito yung dati. So, makatakot. Oh my God. Hindi kaya ko naman yun. Nakakatakot kasi baka mamaya hindi siya magdikit. So, problema din yun. Okay, go. What the shit? Kinakabahan ako. Itsura ko.
Di ko alam muna ilagay siya. So, hintayin natin ng konti. Saan natanggalin? Di ko alam pa yung tanggalin ko. Pero feeling ko nakadikit na siya, guys. Matanggal! Oh no! Oh my gosh! May dugo! Kailangan ko pumunta sa pharmacy. Lumalabas ang dugo. Sobrang dugo niya, guys! Wait lang, guys. So, papost ko muna. Na-expect na magdudugo. Guys, nakikita ko siya sa gilid. May mga dugo. Alam, wait lang. I'll be back, guys. One eternity later. So, yan guys. Nagbabalik ako. Kanina, nagka-problema. Ayan, kinabahan ako ng sobra-sobra. Kasi dumugo itong ginawa ko, itong nilagay ko ngayon. Kasi nung una, ayun, ang ginawa ko. Pagkababa ko ng cellphone, pagkatapos ko mag-video, ang ginawa ko, tumawag ako sa pharmacy, tinanong ko sila kung pwede nila akong tulungan. Sabi nila, pumunta daw ako doon. Pero naisip ko, nakita ko may numero verde pala dito. Yung binigay sa akin. Ayan. Sabi sa akin, baka daw, ano, may natama na akong capillary. Hindi kaya siya dumugo, lumabas yung dugo. So sabi ko, anong gagawin ko na ngayon? Hindi ba perikuloso? Hindi ba yan? Ano? Sabi niya ganun. Sabi naman niya, yun nga lang, kailangan ko na siyang tanggalin kasi may dugo na sa loob at hindi niya mababasa ng maayos. So sabi ko, anong gagawin ko dito sa anong to? Sabi niya, papalitan nila. So kinuha niya yung tesera sanitaria ko. Tapos, yung number ng tesera sanitaria ko, tapos yung address ko, ayan. Yun, magpapadala sila in 4 to 5 days, darating na yung kapalit nito. So, at tapos kinukuha din nila yung number dito. Yun, papalitan nila. Yun naman yung maganda sa freestyle kasi pag nasira, papalitan naman nila. So, ang ginawa ko kanina after na siyang tumawag sa akin, so nag-isip muna ako, nagpakalma muna ako kasi oh my god, ano. Nagpakalma muna ako kasi nga kinakabahan na ako kanina tapos mag-isa pa ako sa bahay. So, tinawagin ko muna yung mamat kapatid ko. Sabi ko, ba't dumudugo? Ayan. Ang problema lang kasi, hindi na siya, yun nga kasi nga dumudugo na, hindi mababasa yung blood sugar mo. So, kailangan mo na siyang tanggalin. So, ngayon, ang ginawa ko, nung medyo okay-okay na ako, ang ginawa ko, naglagay na ako ng iba. So, ito, hindi na ako nag-video, guys, kasi kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung dudugo ulit. So, ayan. Hindi na siya dumugo. Tapos, ito pa pala yung sabi sa akin. Kasi ang ginawa ko, dito yung unang pinaglagyan ng doktor ko, dito. Tapos ngayon, tinaas ko lang siya. Sabi sa akin, mas maganda daw na pagpahingain muna yung isang braso, itong nagamit na, tapos dun muna sa kabila. Tapos, tinanong ko, hindi ba pwede sa ibang part ng katawan? Sabi niya sa akin, hindi pa daw pwede kasi sa braso muna daw ang inaano nila. Kasi sa ibang video, nakita ko, napanood ko, naglalagay sila sa chan, sa legs,
ayun, isa ngayon daw, wala muna silang ganun. So, braso-braso muna, 15 days, 15 days, magkabilaan lagi. In 1 year, guys, ha? In 1 year! Hindi ko alam kung anong mangyayari, puro tusok-tusok na siguro sa braso ko. Pero yan, okay lang siya. Sa akin kasi, kaya ko ginusto to, trinay lang ng doktor kung ilagay yun kasi, I mean, kung magugustuhan ko daw, in 15 days, kung magugustuhan ko, hindi. So, ang ginawa namin, so, nagustuhan ko siya kasi hindi na ako nagtuturok lagi sa dito, sa mga daliri ko. Kasi nga, mahirap din, puro ano, in almost 8 years something na, or baka 10 years na, akong may diabetic. So, ang nangyayari, ilang tusok na ako ng tusok dito, kung ano-ano nangyayari, nagtakakalyo na ako itong daliri ko. So, ang hirap din, tapos lagi ako nagtutusok ng insulin dito sa chan ko, nung una dito sa braso ko, tignan nyo yung nangyayari dito sa braso ko. Medyo gumanon siya kasi lagi na lang dito sa part na to ang tinututusok ko. I mean, nag-i-inject ako. Ngayon, nung umuwi ako ng Pilipinas, tinuruan nila akong mag-inject ng chan. Dito kasi hindi sila yung step by step, hindi sila yung nagtuturo ng ganon. So, pag tinuro ka na lang, I mean, titignan mo mga ilang beses, tapos ayun, hayang ka na nilang ikaw. Kagaya nung first time ko, 18 years old data ako noon, ayun, pinakita lang sa akin, tapos ako na mag-isa nun yung nagtutusok sa legs ko, sa braso ko, nung umuwi na kami dito sa bahay. Ayun, ang hirap niya talaga, guys. Tapos ito ngayon, maganda siya kasi meron ito, yan, ganyan. Igaganyan mo lang siya dito. Tapos makikita mo na yung blood sugar mo. Kaya sa cellphone, da-download mo lang yung application. Ayan, makikita mo na agad. So, kapag nasa daan, paglalakad ganyan. Hindi yung kukunin mo pa sa bag mo, tapos magtutusok ka, di ba? So, maganda siya. Hindi ko lang sure kung meron na din sa Pilipinas. Kasi matagal na meron to, pero ayoko lang siyang gamitin dati kasi parang, ay, nakatusok lagi sa katawan ko. Parang ganun yung iniisip ko nun, pero okay na okay siya. Ayan, okay naman. Ngayon, okay na sa akin. Gusto ko na nga yung insulin na lang yung nakatusok sa akin. Parang, alam mo yung pipindutin mo na lang kung ilan yung insulin ilalagay mo. Kasi nakakaano din siya. I mean, yung time, yung paano kakakain, magtatago ka sa banyo, kaya kung saan, basta hindi lang makita na mag-i-insulin ka, diba? Ang hirap. Sana yung may nakalagay na lang dito, pero i-request ko siguro yun sa doctor din. Dun sa ano pa, in the future, hindi pa sa ngayon. So, ayan. So, dito muna tayo. Yan, guys. Sana sa Pilipinas meron din. Siguro meron to, pero mahal to. Kasi dito, nakita ko siya, sinearch ko, 60 euro ang isa. Eh, kada 15 days mo siya gagamitin. I mean, papalitan. 15 days on your journey. Ayan, papalitan mo siya. So, ayan. Kasi itong namomonitor din niya, kung tapos na siya, I mean, kung 14 or 15 days, makikita niya, sasabi niya sa akin ng oras na lang yung pwede, yung, alimbawa, pag one day na lang, sabi niya, 8 hours, 2 hours, tapos hindi na niya babasahin kasi magpapalit ka na ng ganito, ng sensor. So, ayan guys, kanina medyo nakakakaba at nakakatakot kasi first time kung ako yung maglagay. I mean, first time talaga kasi nga first time ko lang din naman to gamitin. Yan. So, kinabahan talaga ako. Hindi ko alam yung gagawin ko kanina. Tapos mag-isa pa ako dito sa bahay. So, ayan. Naging okay naman. Medyo OA lang siguro ako mag-react. Ayan guys, sana yung may mga diabetic dyan, ayan, gamitin nyo na to, yung mga natatakot dyan, gamitin nyo na to kasi okay na okay siya para kapag naglalakad lang kayo or saan man kayo magpunta, ganyan-ganyan nyo na lang sa cellphone nyo para makita nyo agad yung blood sugar nyo. Hindi yung magtutusok pa kayo, diba? Hassle din yun. So, ayan guys, thank you for watching at saka sana nakatulong ako sa may mga diabetic dyan na nanood. Ayan, sana more videos pa akong may ma-upload para ma-share ko din yung experience ko in 10 years or 11 years na at akong may diabetic. Ayan. Ngayon pala ako nag-i-start kasi nung una nahihiya talaga ako. Tapos, hindi ko kaya. Ewan ko. Kahit ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon na, naiyak kasi ako pag nagkwento ako. So, ayan, oh my God. Ayan guys, so, yan, thank you for watching and see you in my next video. Yan, bye!